Radiant Team Pick. Ancient Apparition. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 team pick. Chen. Team Bad. Ember Spirit. Ten seconds. Radiant remaining. Team Bad. Seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Yung babalik. yung buhok mo nung render ka, no? Ganyan. Tapos ganyan, no? Kanina kumakanta ka. Anong kinakanta mo kanina? Anong kinakanta mo kanina? Antang-kanta kanina. Pero ito, Wind Strike versus Navi. Oh, live na tayo. Palisin nyo na yung nagsasabi ng reverse sweep. 2-0 na. Nung ano? Reverse sweep? May devil talaga yun eh, si Zeus. Shoutout pala kay Boss Zeus niya na Emma Lord. Life Sealer naman for the fourth pick ng Windstrike. You know? Nakala ko, Gambit ako din yung prediction ko sa ano, TI. Chua, ano, Gambit. Yung pre, ano, mga prediction, no? Oh? Ako, Mineski. Tama ako dun. 10 seconds remaining. Mineski ako. Nakita mo, Ganar, no? Sila Ganar kasi. Galing sana eh. Sayang eh. Kaso, sumablay sa ano, Grand Finals eh. Pero, yun nga. Shoutout sa inyo lahat. Ito naman, ako. Wala to sa mga prenedict natin, ha? Navi and Windstrike. Grabe ka nga dun. Parang uminom ng 2 boteng Red Horse sa ating game mong yun. Hindi ako mininom eh. Pero yun na nga. Napakaganda. Soryahan naman ito sa Navi. Oo, makakabalik na sila sa TI after 2 years na out sa TI. Remaining. TI 7 and TI 8, wala po sila nung TI na yun. So, this remaining. Is the moment para makabalik this sa TI. This is the moment. This is it. This is it, Panzit. Mati 3-0 ba nila na malinis itong Windstrike? Or makakabawi pa ba? Pero ang ganda ng picks ng Windstrike ngayon, ha? Kanina, ba't nag-GG agad, no? Oo. Wala pang ano, no? Nagkanda, ano na kasi sila dun, eh. Also, wala rin silang buy box. Kanda loko-loko na. Bumili na ng mga items din. Nagsod pa sila, partida. Diba? Pero yan, ha? Windstrike, hero nila. Sila na makumuha ng 3 hero dito kanina nung Navi. Tama ba? Oo. Ember. Apa, Shadow Demon. Pero na, mayroon sila ditong Lifestealer, ha? Pero combo naman sa side ng Navi, which is medyo ano, ha? Ay, pwede mag-Templar Assassin. Ay, ban. Ban? Si Magical, no? Ban lahat ng ano nila eh. Sure win sana yun, no? Templar Assassin ni Magical. Pag nag-Templar si Magical, nako. Yan talaga yung pinaka-comfort pick ni Magical. Win rate. 64%. 64. Kaya na kasi yun. Dati na yun, di ba? Birmingham yata yun eh. Birmingham. Pero Sand King. Para dito sa Windstrike. Ay, Mumbai yata. ESL Mumbai yata yun. Sand King. Ah, hindi na masyadong napipicking Sand King. Bibira na. Unlike dati, no? Nung meta niya talaga kasagsagan. Talagang malakas sulit na sulit. Pero kasi ito, may combo na agad yung Navi para sa side sa bottom lane, remaining. Which is okay naman. Pantapat dito, Lifestealer para kay Nyx Assassin and Darkseer. Kasi pag naiwan naman siya, meron naman siyang dalawang long range hero dito na pwedeng mag-normal dun sa mga nakaayon siya na creeps. Pero, Sniper yung pinick dito na Navi. Oh, wala pa setos na. Ay, hindi pa pala nagpipick. Ayun. Ano kayang plano dito ng sniper, ah? Maganda. Pero may Ember kasi. May Ember kasi na pwedeng tumalon sa kanya. Lalo na pag pumasok sa kanya dito itong si Silent na nag-invest bomb. Tsaka, or kay Nangrata. Ito na nga yata ang iniintay natin para sa Windstrike na makabawi sila dito. Can Windstrike
Takedown Navi na nakadalawang win na nga po dito sa ating Best of 5 series patungon TI9 or Navi. Or rather. Sweep. Rather, Navi. Sila ako, sin yun. Sin. Or rather. Sin. Si Baldo. Or rather. Baka naman. Rather. All right. Arm up. Eh, tingnan natin kung mananalo na ba dito yung win strike. Kanina kasi nag-early GG sila eh. Medyo nag-tilt na din doon si Kuman. Bigla, na-disruption siya ng Shadow Demon. Kalabas na doon sa disruption. Nag-omnis na siya bigla. Nagalit. Nagalit sa illusion. Nagalit dun sa kaan niya. Siya rin naman yun. Questionable yung pick na yan, sabi dito ni Ralph. Bakit naman sa Ralph Celeste? Kasi may Ember din. May Ember tsaka may Life Stealer. Kaya napaka-questionable yan. And also, pag pumasok si Ember Spirit, nakasama dito si Silent, meron silang Ice Blast na kahit nasa malayo siya, kaya niya na ikay masapul, dito no? Itong si Magical, di ba? Sasapul dito si Magical. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Suniko and Next Assassin. Ito na naman yung pick ni Zayak, yung may mga pangulit, no? Oo, Next Assassin na naman. Pambosit ang pambosit. Galing mag-tampag. Ano ni Zayak, position 4 talaga. Talagang sulit yung mga rotation niya, yung mga save niya, yung mga follow-up niya. Ganun. Ano, so mag-tetrayan ka na? Tetrayan Lords. Tatry mo na yung Tetrayan Lords. Tonight. Lala, mabaliw. I'm gonna save you. Ako nga sa sino music video. Ano ba yun? Ano share ko lang. Goodbye. By Post Malone. So let's do this for the side of Navi. So Nico sa Onion Chen. Crystallize naman for the Raid King. Magical for the Sniper. Zayak naman. Yung Next Assassin. And Bleezy sa Onion Dark Seer. Said naman na win strike. Asian Apparition in No Fear. Sun King ng Grata. Shadow Demon ni Lilmi. Ember Spirit naman ni Kuman at ang Life Stealer ni Silent. Mukhang ano to ah, mukhang confident na dito yung Navi, no? Kasi na 2-0 na sila eh. So let's do then, nag-ano na sila oh. Game number 3 na po itong mga Seha. 2-0, malinis na para sa side ng Navi. Best of 5 po yung laro. Isa na lang kakailanganin ng Navi para mag-qualify para sa TI9. Yes. Yan. Panalo na nga po sa C yung Mineski. So makakasama nila doon yung Virtus Pro, Team Secret, Liquid, TNC. Lahat na direct invite. Yun. So nandun na sila lahat. So tingnan natin ha. Yan pinanalo Navi versus Vegas Sniper and Ember. Kaso Ember kalaban dito ng win ng Navi. So tingnan na lang natin mamaya kung ano mangyayari diyan, pero ito nga sa top lane Zayak. Ito na naman si Zayak. Nako, uulit-ulitin niya lang dito si Silent and Bleezy. Tama sa magkaka lang sila ng creep wave dito. Nako po nga talaga. So, may gagawin nila, tama block lang. And then the impale, pambosset dito kay Silent. Nangalahati bigla yung HP dito ni Silent. Kita mo, dalawa yung naka-ano. Ay, ano, naubos agad nila itong ano, creep wave ng isang mabilisan. Eh, ano, dapat ganyan ginagawa natin, Kyle. Nung para, no? Eh, kaso nasa ilalim tayo nun eh. Diba? Dapat dito tayo nun, no? Oo. Hindi, eh, di aabot din eh. Kasi maikli lang yan eh. Dito ang haba niya, no? Dito. Dapat, paano may iba-block nun? Hindi, dito tayo papuntang ganyan. Pero yan, game muna tayo. So, Navi nga dito. Tingnan natin yung mangyayari. So, let's see kung kaya ba ng sniper ni Magical na lumamang against Ember Spirit. Kasi nga, pwedeng-pwedeng nga siyang talunan yan, di ba? If ever. Pero meron dito si dito, ito si Zayak, na pang pabosset din, di ba? Kaya niya rin na mahuli itong si Ember Spirit dahil meron na rin siyang ano carapace eh, yun lang. Sabi nga ni Marcos General, if you know how to play sniper, can easily win the game with good support. Grabe naman. Ayan, Shola, nag-aaral ka pa. Graduate na po ako mga sir, kahit ganito tayo, nakagraduate naman. You know. Anong course mo? IT Lords pa. IT Lords. Tamang, marunong manghack. Hindi. Kaya ako nag-IT kasi nag-Dota ako. Dota Lords. Sabi ko, Dota ako. May mga computer yun. So nag-IT ako kasi mga tropa ko. Pero mahirap din. Mahirap pala. No? Oo, napasubok ako. Mahirap din yung IT. Puro match yun yung IT. Puro ano, programming. Pero at least, nakagraduate, saka kakopya.
Pero Blizzy nabibigyan. So far, tamang harassment lang dito. Kami from Lil and No Fear. Oo. Maganda dito na force yung position 4 ng kabila, yes, na mag-react dito sa ginagawa ni Blizzy. Na pambuboset. Although, eto naman, si Crystallize naman na mapapahirapan sa bottom. Grabe! Kino pa nila. Grabe naman dito. Pero hindi mag-i-yellow si Zayak dyan as Blizzy na dyan na dyan. Pero mabibigyan pa nga si Zayak doon. Pero return kill naman will be Lil. So dalawa pa yata one yung makukuha niya dito. May main pa ba dito itong si Blizzy? Oh, naku, katinuayon shield. Naku po, dinadaanan lang and double kill for Blizzy and mapapakamatay lang naman siya dyan. Pero maaga niya kasi pinap yung salve niya, no? Pero kung hinintay niya na muna na mamatay itong si Ancient Apparition, may possibility pa siya na mabuhay. You know, pero bottom lane nung Grata, nahihirapan naman dito. Dahil solo lane lang dito yung Sand King. Oo. At saka maaga na mapupush dito ng ano, Navi ang bottom lane kung hindi madedefend na madedefend dahil Sand King. Pero top lane ko na. Again, dry lane na nga po dito yung Windstrike. Parang nga hindi na makapag-cut ng creep wave dito si Blizzy. Oo. Nahihirapan na siya dyan. Tsaka tin-dry lane na rin nila itong top lane, ha? Kasi napapahirapan dito itong si Silent na makapag-farm, hindi nakaka-forma. Pero meanwhile, sa bottom lane, maaga nila yan. Like I said before, maaga nila makakuha yan dahil may Chen and also mga Somba Jinx na ito ni Raid King. Oo. Maya-maya, pwede sila mag-push dito ng mabilisan pero mid lane nga. Naku po, delikado yato si Kuman. Pero mong okay pa. Uy, next light of peace pa siya dun. Isa pa. Uy, na-block, uy, na-block pa siya ng creep. Sayang. Oo, oh, ayun na nga din. Pero kasi tumapang na rin dito din sniper. Although meron siyang verify and also isang tango. At saka wala na rin na skill na mabibigay dito etong win strike. Yes. So, 2-4-2 tayo. The moment, sniper. Medyo maganda pa rin naman yung last niya against Ember Spirit. Si Crystallize, ha? 17-6 against 19-4. Medyo lumalamang pa rin sa last dito yung Sand King, ha? So, still good sa goods pa rin naman yung lane dito na ng Grata. Kahit na mag-isa lang siya dito sa bottom lane. Tignan natin yung gagawin dito ng Sand King. Pero mid, Lil, with the rotation onto the mid lane. Pero Magical, boy na boy pa rin. Dahil nandyan si Blizzy para mag-provide sa kanya ng surge. Pero si Zayak, na-force naman na makapag-TP dito sa mid lane. Pero wala sila nakuha na ano na kill. Pero kahit na, nalimitan nila na hindi mapatay dito si Sniper. Pero napapabayaan na dito itong si Lifestealer na nangunguna sa last hit na may 31 and 40. Nice. Ano, shoutout sa inyo lahat. Ayun, may tanong si Kaifong Lo. Ay, pay... Kaifong Lau. O ano, hindi pa yata sumasayaw yung mga yun, no? Sinalimutan na ng Tadana, pero Grata, op! One more. Mayayari ba yung mga Zomba Dings? Ay, nahabol pa din siya dyan. Pero Lil na lang yung target dito ni Crystallize. Nandiyan yung stun. Onto the Shadow Demon. Pero medyo makuunat pa rin. Medyo nabulak din kaya kasi siya nung alaga dito ni Jen. Tsaka mahirap na eh. Wala na rin sila ditong creep wave para mag-assemp sa tower. 2-4-2 pa rin tayo. And basic na basic, gagawin dito ng Raid King. May Dust and then Regions. Para nga mamaya, pwede-pwede na silang mamama. And while Magical, still having a great time dito sa mid lane. Hmm, in sa Ember. Kailangan din nila na makapag-farm na makapag-farm dito itong si Sniper. Although, hindi ganun yung combo nila, di ba? Vacuum, Wall, plus normal. Oo. Plus Raid King. De, siguro Vacuum Wall into Impale, di ba? Oo, pwede. Yung, pwede. Mga comboan dito ng ano eh. Na Navi mamaya. Okay, nakuha pa yung haze dito ni Sonico. May bote ba dito si Kuman? Meron naman. At least sa bosset niya. Umuwi na lang. Oh, may dust! Naku, nagkata. Delegado ka dyan. Nahanap siya agad dito. Plus yung mga alaga pa nga decrystallize, mapo-force mag-tipis yung non-grata, pabalik sa base. Pero kita mo naman yung damage ng Sunstorm dito para kay, ano, no, Chen, nangalahati yung kanyang buhay. Pero ngayon, Kuma naman, yun o, problema niya dito. Kung paano nililane nandito yung sniper. Oo nga din. Tsaka kahit na ganun, lumalaman pa rin naman siya sa sniper dahil may flame guard siya na makakapag-spam sa creep wave. And also, hindi pa ganun kalakas ng damage dito ni Magical kahit nakatatlong raid ban siya, no? Pero mamaya, nakakatakot yan, ha? Kasi tatalo, pwede niya talunan yung sniper kahit saan magpunta dito yung sniper. Kung saan nakapwesto, di ba?
So, kailangan mag-ingat ni Magical yung kanyang positioning. Kailangan sobrang ganda. Wild Wind Strike. Ito yung two supports na naman nila. Level 3, nagro-rotate na agad. Gustong pahirapan dito yung sniper. Naglapag ng deep ward. But Magical, hindi na siyang pwedeng mag... magmatapang ha? Oo, di na siya pwedeng magmatapang dito. Level 6 na disipuman. Pero na dyan si Zayak. Ang ganda ng spike, Carapace! Pero mo patay pa rin yata dito si Magical. Nakapag-pop ng Fury Fire plus the body block coming from Zayak. Nakapose pa, grabe si Zayak! Mamatay ba? Yes naman, mamamatay siya dyan. Dahil naligtas niya naman dito si Sniper, kahit na hindi kamama yung kanyang stand dahil na-dodge ng Sleight of Ease, worth it pa rin yung what a joke niya doon na body block para kay Ember Spirit. Hindi niya naahabol itong si Sniper, pero kailangan nila mag-dewards dito kasi kitang-kita yung galaw ni Sniper sa mid lane. Talagang pinapahirapan nila si Sniper. Tama. Oh, Hand of Midas na si Silent. Habang yung Raid King naman, malayo pa sa katotohanan. Oo, okay, tamo. Pares lang naman sila ng ano, ng oh, build dito. Oo, oh, okay. Ano, pero more or mas marami yung farm neto ni, ano, Lifestealer. Ni Silent, no? Yun. Bakit daw wala dito si Dendy? Matagal na pong wala si Dendy sa Navi, mga sir. Pero, nasa Dapango na po si Dendy. Pero nung grada, no, makayari siya dito. Napaka din ang damage. Napalubog pa. Output ng Navi. No, Grata will fall and the Impale will also connect onto Lil. Ibigat si Lil dyan. Two down sa side ng Wind Strike. Nagtago-tago lang muna si Crystallize dun sa trailer para hindi mastakan ng poison dito ni Shadow Demon. Also, wala din kasi siyang mana. Although, meron siyang stick pala. Save by the bell ng kanyang reincarnation. Lil naman dito. Tamang stack lang ng creep ng neutral camps. But Blizzy nga against Silent. Blizzy's Level 6 na po dito yung Darkseer. So, pwede na rotate. Pero tingin ko, kailangan niya pa ng mga key items dyan. Greaves, yung mga aura items. Yes. Mechanism. Pero magdo-dominator yata pero dito dapat, si Darkseer. Pero dapat, ano, ito naman, good news para sa Windstrike. Ah. Dahil si Lifestealer nakaka-farm. Si Nangrata. Tax na naman. Hindi ganun siya na, pero wait. Ay, naka-impale. Nabati nga dito si Longrata. Oh! Sasabihin ko sana, nakaka-lane siya dito. Pero yung experience niya, nakakuha siya ng magandang experience. Pero nakaka-lane siya, nakakatapat pa siya dito. Kaya no, yun, nabati. Iba yung impact nung dumalaw si Zayak sa baba, di ba? Makita mo yung kill potential ng Navi tumaas. Ano yan, ano na, ipo-person nila na push dito yung bottom lane. Kasi 10 minutes na eh. Kailangan na nila na makakuha ng objective. Tama. Kita naman naman dito ang pababakso ng two supports ng Navi para hindi makuha yung bounty runes pero hindi nila alam. Nandiyan na yung Ember Spirit ni Kuman. Nag-connect yung Searing Chains pero mayroon Spike Carapace pero ang katay ng damage nun para dito sa support ng Navi. Pero nakuha na si Kuman naman dito yung mga bounty runes. Isa lang para sa sign ng Windstrike dito. Etong si Lifestealer napapabayaan na naman ah. Hand of Midas na rin sila, pero yung objective nila sa 10-minute mark, hindi pa rin nila nakuha. Tier 1, no? Pero may lane, ha? May haste nun si Magical, pero still, hindi niya pa rin talaga kayang isolo kill tong si Ember. Mm-mm. Sobrang hirap. So, mamaya makita natin yan sa engagement kung paano lalaroin ni Magical yung kanya sniper kasi sobrang crucial nung kanya magiging positioning sa team fight but at last meron ng Hand of Midas itong si Crystallize King. Si Raid King pero naku yari yata si Blizzy pero may surge siya dyan ganda nung pero kasi ang layo din kasi dito ni Lil Me kung malupapalubog man lang siya dyan malayo na nga naboset lang. Tsaka nasa tower na rin siya doon. Tsaka magkukuldaw na rin kanyang search doon. Kaya hindi na rin hinawal ni Silent. Sayang lang kung mag-chase pa siya. Ipag-pa-farm niya na lang. Yes. Natipan pa nga doon si Lil. So 5 and 4. At the moment, medyo lamang ng konti itong Navi. Pero 5, malapit na para kay Darkseer. So pwede na sila na sumama dito sa team fight. Palag-palag na. Pero wala pa rin siya pang combo back to mall. Kailangan niya pa mag-level 10. Ayan almost 11. Ayan sinasabi natin. 1, 2, Magical! Oh. Patay agad dyan. Itong si Sniper. Napaganda ng sod. Pwede nila bigyan si Kuman dahil wala mana. Babawi. Dito yung Navi. Tignan natin. Double impale. Coming from Zayak again. May Remnant out na pinop.
Pero mukhang mga ataas si Kuman dyan. And then yung lubog ni Lil. Naligtas na pa nga doon itong buhay ni No Fear. Grabe naman yung ginagawa dito ng Winslow. Kayo, patalo talaga. Pero ayun rin na mahirap para kay Sniper. Wala siyang follow-up, back-up doon. Nahuli din ng dating. Ang ganda ng provide ng Windstrike na vision doon. Kaya kitang-kita yung pagwa-farm ng Sniper. And sakong-sako naman yung sod nila, diba? Yes, napakaganda nga ng sod dito ng Windstrike. And bottom lane naman ng Grata. Ito nakakaling naman siya pag wala si Zaya. Mm-hmm. Pag wala yung Nyx Assassin. Pero ang dami niya na. Daming atoms dito ni Sonico. Napaparm lang kasi nila ng Grata dito eh. Dahil ano eh, yung Sunstorm niya, max din eh. Pansin mo, pag may chain lang talo. Tingnan natin. Dalawang beses nag-chain yung ano kanina, di ba? Windstrike? Oo. Tama ba? Hindi. Isang beses lang. Isang beses lang. Game 1 lang. Game 1. Pero ito na naman sila. Windstrike, kinukulit pa rin nila itong si Sniper dito sa campsite nila. Nakasod na naman eh. Di nila binibigyan ng space para makapag-farm ito si Magical. Pero kasi pansinin mo, walang vision dito yung wins, yung Navi. Kaya no? Nahihirapan sila na ako, yan ano. Na. Ayan na nga. Na naman. Yari na yata itong si Magical. Pasag agad dito yung Sniper. And nahuli, nandating dito yung Navi. Na-force pa na mag-TP dito itong si ano ah. Woman. Makakati ng damage. Ah. Meron na din double damage. Pero no fear, mahuli yata. Naupo, nabati nga ni Zeus. nabati nga ni Zeus. Pero nakapatay naman si Crystallize dyan. As Lil, naligaw na landas. Here comes Bleezy. Pero oh, kita mo naman yung vacuum. Eh, walang vacuum yun lang. Pero Lil, grabe. Sidestep. Grabe, ang tagal nilang patayin. Patay pa dito itong si Bleezy Boy. Pero kita mo naman yung buy time na ginagawa ng Windstrike dito. Space lang para kay Lifestealer na nakuha na na Easy Tower yung top lane and also bottom lane na po-push din ni Sun King. Hindi ganun napapahirapan yung lane. So, 3 lanes dito almost na lumalamang para sa Windstrike. Kasi napapatay na napapatay si Magical. Hindi na nga lumain sa mid lane dahil nahihirapan kay Ember Spirit. Pero yung mga rotation dito ng support ng Windstrike, panalo. Tama, panalo talaga. And bottom lane nga, Crystallize. Meron na naman. Uy, hindi na siya mag-re-regents. No. Blink Dagger, gusto niya na lang din ano, kumumit ng teamfight agad. So, pitasan na agad for Navi. Pero ito na naman yung rotation ng Windstrike dito sa bottom lane. Ang maganda kasi dito sa Windstrike, meron silang pang burst. Dahil dito sa Ice Blast ni Ancient Apparition. Pero, uy, kailangan mag-iingat dito ni Crystallize. Buti na lang. Talaga mag-iingat. Desolator din naman yung binuo ni Silent. Uy. Pero naku, magka-ice patang bayata dito yung two supports. Ang ganda ng vision dito. Pero kaya nila patayin to. Si Kuman, tinawag na nga si Crystallize. Pero yun lang, alam ni Kuman. Oo, kaya na nga din. Pero uy, pangatlong tower na to. Ay, pangalawa. Diba? Oo, pangalawang objective na. Pre-tower na hindi nila dine-defend. Pero Kuman, mahuhuli yata. 15 minutes boundary runes. Basic lang by Kuman. Nabosin pa dito si Rating na gumang. Grabe naman si Bossus dito. Nabati pa nga. Pero ayan, now, although 1K lang yung kalamangan ng win straight dito, palag-palag pa rin naman yung Navi. Hindi pa naman na nagkakaroon ng magandang teamfight dito eh. Yes. Magkakatalo yan sa pag-initiate talaga ng teamfight nila. Kung magiging successful ba yung combo rin dito ng win straight or ng Navi. Pero ito na naman yung rotation ng Windstrike while Navi on to the top lane. Nakakuha na din silang towers dyan. Just alam, mabilis mag-kumuha ng objectives eh. Mabilis kumuha ng objectives pero patay! Dito sa main lane doon si Zayak. Oo, hindi nagiging maganda yung performance si Zayak ngayon ah. Dahil kanina pa siya napipitas. Lahat ng gunks niya and also backup failed. Kaya pabor para sa Windstrike plus nalimitahan nila na makapag... Pero ayan na yung fast bomb ni Kuman! Onto Suneiko! Ang kate ng damage ni Kuman doon. Naka-Maelstrom na ba to? Ayan ang sinasabi natin, di ba? Javelin pa lang. Na hindi nila nakakuha ng objective sa top lane. Ang bilis ang galawan dito ng Windstrike. Parang easy ang cast lang dito. Ito laging si Lifestealer eh, di ba? Naka-Infest Bomb lang dito kay Kuman. Surprise, mother. Di ba? Lalo na pag tinalunan niya dito sniper. Itong si Sniper. Diba? Na wala pa ganong item. Hindi nakapag-online ng mabilis. Grabe naman dito yung pinapakita ng Windstrike, yung early advantage nila, yung early na sobrang lakas nila kasi yung mga ultimates nila online na. And right now, Kuman may double damage! Basag agad dito si Sniper! Patas!
Magical will fall again. Napaka-questionable talaga na itong pick na sniper. Eh, no? Wala kang pantakas. Yung global presence na Ice Blast, paano na? May Ice Blast pa nga. May ispatang ka lang eh, no? Tatatakan ka lang ng Ice Blast and then isang hold lang. Patay ka na eh, right na now. Naman. Yari na naman dito yung Navi. So, Nico, nag-pop na nga ng Dust. Pero wala silang backup dito. Wala pong ano to. May, nandiyan na si Blizzy ha, pero personalized. Nahanap agad dito si Lil. Pinaubaya na dito sa mga Zomba Dings niya. Mababatay si Lil. Pero God, yung, Ice Blast. Again, Ice Blast na iwasan. Uy, parang second to three. Pero walang mahanap na vacuum dito si Nongrata. Nasaan yung damage? Impale will connect. And then yung Sand King mabibigyan. So, 1-4-2. Pero first 10 kills nga po, nakuha na po ng Windstrike. And also, wala din pa kasing nani, wall dito, itong si Darkseer. Kaya ang hirap pa pumalag sa teamfight. Hindi pa kompleto yung kanyang skill. And also, wala din dun ni si Sniper na kayang mag-deal ng damage din para sa kanila. Oh. Kahit dito yung Windstrike, kompleto, regalo. Pero, ngunit sa bali, dapat what? Yun, magpo-push na rin sila dito sa mid lane. Windstrike. Tingnan natin kung anong gagawin na lang. Napaalas na ng two supports nila. Yung Ice Blast, napakagandang ultimate. Bigaya, no? Bigaya na for magical din. May ispatan lang nila yung sniper. Isang nag-hand of Midas ba si Sniper? Oo, oh. Nag-hand of Midas siya. Pero talagang maganda naman login. Yan. Nag-hand siya, no? Hand of Midas. Pwede siya makahabol. Lalo na pag nag-high grounds na dito itong Windstrike. Diba? Mahihirapan na sila dito mag-high grounds pag nakapag-item pa yes. Dito itong si, ano, si Sniper. Pero once na nagtuloy-tuloy itong Windstrike sa pang ano, parang yung sinusulit nila yung lamang nila, kaya nila na matapos dito yung laro. Pero once na naman na makabawi. Makabawi dito yung Navi. Nako, kaya pa rin pumalag dito ng Navi. May Sniper naman sila dyan. So if ever, patayin lang agad nila yung Ember. Wasak na agad yan. Pero Navi nga dito sa mid lane din. Na-try pa rin nilang mag-push. Kasi dyan, yung, dyan malakas yung kanila lineup, diba? Pero kasi, oy, surprise. Crystallize. Surprise sa surprise, Lil. Mabibigyan ba? Naku, nabuhay pa nga. Oo, wala din kasing follow-up stand dito itong si ano, yung nagsasasin eh. Okay, nabigyan agad dun si Crystallize. Pero Lil will fall. Wow, pero nung Grata with the bottoms like epicenter, mamamatay si Crystallize. Wala silang magawa, walang vacuum, wala combination dito, kaya hindi rin makapalag dito si Darkseer. Kailangan ni Darkseer na makapagpa-level muna. Ang hirap din kasi, itong si Zayak nag-pop nung impale kanina, kaya walang follow-up stun dito itong si Wraith King. Pero buti na lang, hinabol pa rin dito ng Zomba Dings itong si SD. Pero oo, nag-overextend masyado dun itong si Wraith King. Bumaba sa river, nandun na itong si Sun King and also sa Ancient Apparition. Maganda na perform ng kanyang epicenter. Tamang, ganda ng epicenter dun. Pero kuman, hihintay lang ng bounty runes. Pero baba, nakuhuli na naman dito si Suneko. Vacuum wall will connect. Napakatinon. Snow Fear, mabibigyan siya dito ng Grata. Wala ng vision yung Navi. Four stop siya dyan para makuha, pero ang gandang borrow strike nun. Sakpang-sako naman, pero invisibility na roll. Opo, huli ka din dyan, boy. Meron sila sentry ward, spot na spot si Blizzy, boy. Nabait nga din siya dito. Lumamang talaga yung win strike sa mga na-provide nila na vision eh. Yun din, tsaka, and also, ang ganda nung nagiging ano, sama-sama ni Ember Spirit at tsaka ng dalawang support. Grabe naman dito yung pinapakita ng Windstrike, pero still, 3K pa lang naman yung lamang nila. Pwede pang bumawi dito yung Navi. Pero ang dami na kasing items dito ng mga cores ng Windstrike. Ay, no. Pero crystallize ko. Desolator na po itong si Raid King. So, kukunin niya na lang yan. Pero Mjolnir na po itong si Lifestealer. And also, meron ng Armlet. Armlet na, na oh, din. Oo, medyo mahihirapan pa dito itong Navi. Ah. Mukhang nakangamoy game 4 pa nga. Or game 5 pa. Mabati kasi ni Zeus eh. Na, salamat. What's up din sa'yo. Fair nugget. Nugget. Ayan. 100 stars. Shout out po sa'yo, bossing. Thank you, what's up. So let's see kung mananalo na ba. This is there. TI for Navi or Windstrike will take the TI 9 spot.
Kasi imagine, TI-7, TI-8, wala yung Navi. So this is it for Navi para makakuha sila ng TI spot na naman. Pero Desolator completed para naman kay Raid King. Pero kita mo yung network ni ano, Lifestealer, napakayaman niya. Angat na angat. Unlike kanina, di ba? Tatlong core dito ng Navi, laging mayaman. Ngayon, kita mo naman lumahabol at gustong bumakabawi ng Windstrike ngayong gabi. Zayak with the double damage. Zayak din, hindi na rin natin naramdaman yung ano niya. Nabati rin si Zayak. Kanina, ganda na performance niya. Hirap din kasi, no? Double damage siya dito. Hindi pa binigay kay Magical, no? Kuman, hindi rin nalang mahuli dito. Napakunti ng disable ng Navi. If ever man na mag-connect yung stun ni Ricky, mag-connect yung Impale, kaya-kaya niya makapag-remnant out agad-agad. At saka kaya makapag-rage, no? Dalawang core din kasi dito yung Windstrike. Ember Spirit na nag-item din siya. Kita mo naman, Maelstrom agad, napakayaman, na pwede niya agad na maubos yung mga atoms dito ni Chen. Pero yan. Natin, 11 and 13. Medyo nagpa-farm pa rin naman dito. Ito si Lifestealer, hindi rin nila napapabayaan. Nasa top lane lang. Sobrang ganda ng laning niya. Flow pero, lang ng flow. Ayan na nga. Mag-e-spong niya tayong Windstrike. Pero kailangan mag-defend dito ng Navi. So may mga po-force na mag-TP sa top. Magiging apat sila dito sa team play. Bali, 4 versus 5 yung laban. If ever na mag-TP dito yung isang hero ng Navi, mahihirapan sila. Ma-outplay sila doon. Mauubos sila sa clash. Grabe predicted, no? Predicted dito ng Windstrike. Uy, nung grata. Saan niya sumakay dito yung Lifestealer? Here we go. 5-man smoke by Windstrike. Naku, pag nahuli nila agad dito ayan si Crystallize. Hindi nila alam. Kailangan ni Zayak pumunta dito para mapapagad yung smoke. Pero alam nila yan kasi walang tao sa lahat ng lane dito ng Windstrike. So mararamdaman nila nag-sot talaga dito yung Windstrike. Kasi kita mo, top lane wala, bottom lane wala, mid lane walang lahat ng tao. Kaya digit-digit eh, kailangan no? Mag-ingat dito ng Navi at mag-stick together ayun lang sila. Kaya din sila nagdidikit-dikit dito for kailin the side vendetta of Navi. Walang vendetta para masipat-sipat yung mga ano. El Clasico nga, no? Navi versus Alliance if ever sa TI9, no? Pero yun, ha? Lumabas na rin sila. Nasayang yung sod naman dito ng Windstrike. Nakapag-farm ng konti dito etong Navi. Yes. 11 and 13, actually, both teams, they can commit to a Roshan. Pero ayaw din ng both teams yan kasi pwede pang lumaban dito yung both sides dito sa Rosh Pit. Kailangan muna nila manalo sa isang engagement. Tingnan natin kung sinong makakapalag dito. Navi, still, di rin sila makalaban sa sign ng Windstrike sa ngayon eh. Kasi kailangan pang bumawi dito ng sniper nila. No? Wala pa siya, ano no. Ganon kalaki na damage. Oo. Pero BKB na rin dito sa Ember Spirit. Kailangan pa ni Sniper na mabuild yung kanyang BKB para hindi siya i-focus ng i-focus siya kasi unang papatayin lagi dyan. Tatalo na ni Ember Spirit sabay invest bomb ni Windstrike. Ayan na si Silent. Pumasok si Crystallize agad. Pinuos down dito yung support pero vacuum wall. Napakaganda. Pero nasa yung damage. Output na Sniper. Walang damage. Dito yung Sniper namatay pa si Zayak doon. Skuma nagwawala lang sa front lines. Lizzie will fall. And Crystallize din. Mapapop yung Reincarnation. Impale, hindi din tumama. Kuman. Target. Pati na damage dito. Pero Barrel Strike Epicenter by Nong Grata. Still, that's a kill. Dito kay Sand King. Pero habol yung Windstrike. Dito kaya Crystallize, kailangan ng mag-TP out. Maka-TP out yung Raid King. Pero ang hirap din kasi, pumasok agad dito itong si Lifestealer, ay si Raid King. Ang layo pa ng positioning din ni ano, Sniper. Hindi naman pwede na si Sniper pumuronta din. Kasi kita mo naman tinatalo na siya. And also, ang ganda ng vision ng Windstrike doon. Kitang-kita sila sa may high ground banda. Ganda ng ward eh, no? Na-force pa na mag-buyback dito itong si Nyx Assassin. Si Next Assassin nga. So, napabuyback itong si Zayak. Itong Windstrike. Ito, wala na Reincarnation. Ako po. Delikado si Crystallize dito. Dagger. Hindi magpa-pop yan dahil meron siyang Ice Blast. Crystallize mamamatay. Si Blizzy. Isasagip niya sana dito itong si ano. Si Raid King, ang problema, binigay niya sa kanya yung search sa sarili niya. So, hindi niya sinerge, sinerge sa sarili niya para mahabol niya doon. Makahabol siya baka. Pero, dapat,
Ganun din eh. Si Raid King. Oh, si Raid King na lang sana yung sinurge, no? Umabot, pero di umabot. Sayang naman, pero Navi. Ito, may dagger na dito Navi, si ano, ah. Navi, bigyan sila. May dagger na dito yung Darkseer. BKB naman para kay Sniper. Oy, pero wala. May vacuum wall sila combination dito. Isang magandang teamfight lang para sa side ng Navi. Kaya nila makabawi eh. Pero kailangan nila antayin si Rating. 10 seconds, medyo matagal pa yung Roshan. And yung vacuum wall, na-pop na din. Naghihintay na lang na mapavacuum. Ano lang I mean, wall pala. May, at least nabossed nila, no? Oh. Hindi na first na makapag-buyback, ay makapag-Roshan dito, itong Windstrike. Pero napakasakit. Kuya Eddie, neto ni Lifestealer, meron na rin Assault Keras na kasama. Grabe. Kahit wala siyang Desolator, palag-palag na siya dyan. 13 and 17. 6K yung laman ng Windstrike. And hintay lang nilang maghupa itong Wall of Replica. Pwede na ulit silang kumaw dito. Pwede na talaga. Kasi malapit na yan. Alam nila na wala makakaboset sa kanila. Kasi nag-pop na ng Wall of Replica. Wala nang pang-ubos sa Windstrike. Pero lilikuran nila. Ito na naman. Nakasakay na naman. Naka-invest bomb. Naupo. Pinibate nila dito sa ano Illusion. Oop, mabibate ba? Sayang, nag-expire agad. Pero nung Grata, kasama niya dyan itong si Lifestealer. Nice pa tanagat si Crystallize. Nandiyan na yung Surge. Ayan na nga yung Barrow Strike. Lumabas na din dito sa Silent. Plus na Ice Blast. Pero may Hand of God. Pero sa likuran, Blizzy and Sayak. Onto the backlines. Crystallize. Pumasok din as Lil Will Fall. Napakaganda play coming from Navi. Pero the turnaround by the Barrow Strike to. Napakate. Nasaan yung damage up ni Magical? Hindi siya makaprit. Nasa low ground siya. Wala siyang damage. Wala siyang damage. Nagla-lifesteal lang dito si Silent. Wala siyang damage. Lifestealer. Ang hirap and ng buhay. Mamamatay nga si Raid King. Hindi ganun. Naging effective. Mahabol pa siya. No, mahabol pa siya. Nag-pop ng drums. Pero hindi mahuli with the Barrow Strike. Ayun na nga. Hindi naging effective dito itong si Sniper. Wala siyang damage para kay Silence. And also, hindi siya makapwesta ng maayos dun eh. Napatay pa agad itong si Nyx Assassin, di ba? At saka si Raid King na yun yung mag-front para sa kanya. Lalong-lalo na walang Wall of Replica. Oh, replica. Kaya ang hirap lumaban dito sa side ng Windstrike. Mukhang makakabawi pa talaga sobrang, yung Windstrike dito. Sobrang questionable nung ano, no? Sniper pick talaga, no? Oo, oh, yun nga eh. Pagpansin ko nga rin, mag-sniper pick sila. May Ember Spirit, may Lifestealer na pwede mag-invest bomb lang para kay Ember Spirit na pwedeng talunan siya agad sa backline. Meron pang Sun King, di ba? Yung damage output, di ba? Kita naman natin, parang hindi talaga ramdam dito sa sign of Windstrike yung damage ni Sniper. Tsaka also meron kasing Ancient Apparition na isang burst lang para sa kanila. Hindi na ganun magiging effective eh. Kaya silang patay na isang mabilisan eh. Pero shoutout muna sa bobong si Zumilalo dyan. Tamang comment ka pala ba dyan? Best joy. Siya din niya, yan oh. Shoutout din kay Boss Fire Gaming. Si Raulo ka ba? Alangan naman yung TV namin yan. Oo, tulog yun. Hindi, wala tulog. Nalaglag tuloy. Nilaglag tuloy. Pagod lang si Boss Tinta dito. Pero, more or less, medyo lumalamang na dito yung Windstrike. Objective, maganda naman. Nakuha nila yung Roshan. Nahihirapan dito yung Navi. Kailangan pa na madaming item ni Sniper. And also ito si Crystallize. Yes po mga sir. Game number 3 na po. 2-0 na po yung ano, Navi. Pero ito lumalamang yung Windstrike. So probably malaban pa rin. Lumalaban pa siya. And ako po, Aghanim Scepter for Ember Spirit. No, in or out na lang yan para kay Sniper. Skupo. Sniper, walang damage. Wala, nahihirapan talaga din. Kita mo naman, hindi na rin siya nakakapag-farm. Once na lumabas siya, nakakatakot. Nakatakot talaga. Lalo na may global presence dito yung Windstrike. Right now, Silent. Napakataba ng Lifestealer. Wala silang magawa. Crystallize. Ay, si Raid King eh. Pumasok din, oh, Raking. Ayun, oh, nag-double remnant pa. Talaga nagpapagitan gilas dito si Kuman. Oo, pero kita mo naman yung damage nila sa tower. Napaka isang mabilisan lang. Pero maganda naman ginagawa dito ni Darkseer dahil pinaflow niya yung top lane. Nakuha pa nila yung top lane. Hindi ganun. Nami-pressure yung top lane. So, magpo-force na makapag-TP. Pero, oy! Butas agad dyan si Lil!
The right now, mabiblink yun si Zayo, pero makaka-out naman si Kuman. Yung top lane nila, napuflow na napuflow dito. Yung may BOT ba dito si Ember Spirit? Wala. Pero kailangan nila mag-defend sa top lane kasi minus one na rin sila sa teamfight. Kailangan. Good or less, ha? Maganda naman sa Navi. Oop, nahuli dito naman dito. Po. Ito si No Fear. Ooh. Mababagsakan ng meteorite and mamamatay si No Fear dyan. Ayun ang maganda naman sa Navi. Nakakakuha sila na isang kill and malakas sila mag-high grounds dahil may sniper sila. Once na hindi matalunan, ha? Yeah. Yes. And mga supports yung napapatay dito ng Wind Strike. Ay, ng Navi. Pag na-out position, na-out position lang din. Pero ito, makakuha na ng mid lane itong Navi. Mukhang kumpiyansa sila dito. Wala yung apparition. Pero tingnan natin kung lalaban dito yung Wind Strike. May Aegis advantage pa sila dyan. 4 versus 5. Siguro hindi mo na kukumit dito ng Wind Strike. Antayin na lang nila sa Ancient Apparition na mabuhay din. Ayun na nga, Charles, ayun na nga, badman na lang daw. Oh, yan. Shoutouts po sa lahat ng nanonood dyan. I-share nyo na yung ating live stream. Oh, si Blizzy Boy. And si Blizzy Boy, oh! Nakasalubong ng dalawang mama. Mamamatay dito si Blizzy. Ang ganda rin ng vision din nila, kitang-kita. Yung, doon, na nandun itong si Dark Blizzy Sir. Boy, no? Hindi na nga siya nakapag-pop ng search, eh. Wak agad, eh, no? Double damage yun for Ember. Godlike na nga dito si Ember. Pero ayan. Hindi nila mapatay si Kuman. Kulang dito. Itong Itong Navi, ha? Meron pa bang wala. Nakikuman. Wala na, wala. Meron pa. Kailangan nila sulitin na to. Kasi mag-e-expire na. Mag-e-expire na nga yan. Pero tingnan natin, ha? Kung makakabawi pa dito yung Navi. Pero Zayak, ha? Tingnan natin. Sayak, pwede niya patayin yan. Kasi walang kasama to, plus walang sentry. Pero nag-iingat lang siya. Nag-iingat din, no? Uy, nawala na! Nawala na. Oh, tama, blink out na lang siya dyan. Pero paano kaya makakabawi dito si Magical? Oh. Pero going for Daedalus, ayan, meron naman din siyang 3.6k gold. So, iniipon niya din yan for the buyback. Ayun na nga din. Pero kaya pa naman nila yan. Once na nag-overextend dito yung win strike. Kasi, alam naman natin, sniper pa rin yan no matter what. Pagdating sa high grounds, malakas. Pero, once na natalunan siya, wasak na. Wasak. Wala na talaga. Ang puso ni Nasty. Wala pa siyang Hurricane Pike, di ba? Pang takas man lang. Pang out. Pero may BKB naman din kasi siya. May BKB naman siya. Yun yung goods doon. So, tingnan natin. Ang gagawin dito na Navi. 17 and 20. 5K laman ng Wind Strike. Ano laman nito? Hindi natin makikita. Pero yun, nag-aabang lang ng courier dito itong si Zayak. Pag bumalik yan, patay yan. Chooks to go yan. Automatic. Ayun na. Ayun lang. Hindi na ginoo. Pero nag-expire na yung Aegis. Alam na Navi yan. Airgum sa double stun and then double meteorite. Pero napalubog. Yung kanyang kampi doon. Napakaganda lubog by Lil. And then crystallized. Popping the BKB. Nag-buyback agad dito si Zayak. Hand of God na i-pop na din. Pero mamamatay agad. Itong si Crystallize will be popped. Yes, Reincarnation. Sniper. Pero mamamatay si Silent. Sniper. What the damage. And Sniper kailangan tumakas. Pero free hit si Magical. Triple kill for Magical doon. Ang maganda pa doon. Wow. Saktong-saktong nag-expire yung Aegis. So calculated nila na mamamatay. Mawawala na yung Aegis. Kaya nag-commit sila ng teamfight. Pero na-force na mag-buyback itong si Nyx Assassin na na-dieback din siya na isa mabilisan. Na maganda doon. Hindi pa sila tapos. Oo. Oh, ang ganda sana nung ginawa ni Lil doon. Nung doon sa double impale doon sa likuran. Kaso walang mabilis na backup yung nangyari. Oh. Pero maganda naman yun. Naka-position agad dito yung Navi. Sa tri-camp nila, namatay nila yung dalawang core. So may chance sila na ma-force na makapag-buyback itong dalawa, no? Dalawang core nila. Ang katinong damage ni Magical doon, nakapag-BKB lang, hindi na mag-go ng sign of Wind Strike. And ang ganda din nung panglilikod ni Zayak doon, no? Dalawa. Nabaling yung tingin nung tatlo ng Wind Strike doon kay Zayak. Naupo. Pero Navi. Pero ang sakit to. Oh, nako. Yari yata si dito, Crystallize. Pero meron naman siya Reincarnation dyan. And also the BKB. Pwedeng-pwede nga nila yung Goto. Walang problem for the side of Navi. 15 seconds. Mamubuhay na dito si Lifestealer. Pero mamimega ba nila? Mamimega pa nila. Ang tanong, Lizzy. Hindi nga. Mabubuhay na kasi. Medyo delikado na rin sila dyan. Wala pa rin sila man wall of replica. Plus, kailangan nila mag-depend sa bottom lane para hindi ganun ma-pressure yung lahat ng lanes nila. Mar! Shoutout sa'yo, Mar! And from Ilocos Norte, shoutout sa'yo, boss.
And si Fear po, nasa J-Storm. Sa NA po sila lumalaro ngayon. O oh, yan, pero Assault Kiras completed para kay Raid King naman. Yes. So, sayang nga dito. Grabe si Zayang, no? Position 4, napaganda talaga nung ginagawa niya. Tsaka mahilig talaga siya dito sa ano niya. Sa Meteor Hammer. Meteor Hammer niya. Yung laro nga kasi ni Zayang, para siyang sacrificial lamb eh, na ibabox out niya yung likod ng mga kalaban para sa kanya mabaling yung tingin. Hindi niya alam yung sniper kung may preheat na doon sa mga cores niya. Oh, tsaka sulit yung ano niya, no? Itong Meteor Hammer niya. Oh. Dahil may stun na na-provide ng ano niya. Impale. Then may stun follow-up ulit, di ba? Maganda, maganda. Pero Navi, tingnan natin mukhang tumaas ng konting confidence sila dito. Kasi kita man, nag-swing lang ng 2-kay. Oh. Pero hindi pa naman sila nakakalamang ng tuluyan dito. Once na mag-go ulit sila dito ng win strike or manalo sila sa teamfight dito, pwede silang manat. Yes. Pwede silang lumamang na lumamang. Pwede, pwede, pwede. Pero nagbaback ng bagya yung win strike. Kita mo, yung impact nung last teamfight na yun. Medyo hindi nag-iingat na yung win strike ayun dito. Hindi na sa labas-labas na. Na kaya sila na ma-team wipe dito. Isang pagkakamali lang nila. Isang pasok lang na ano napitas sila doon, magbabaybak sila, so antayin na lang nila yung Roshan then na dumating. Naku po, Roshan will be up in 50 seconds. At saka yan ang sulit din para kay Sniper, yung Hand of Midas niya. Kita mo naman, ang bilis niya na makabawi agad, na naghihingalo lang siya sa baba. Diba? Kita mo naman, meron na siya agad Hurricane Fight na pang out lang at pang micro para kay Lifestealer. Pumupuso pa rin dito itong si Sniper. Pero magandang item choice para kay SD naman. Blink Dagger. Yun, Dagger, no? Pag naunahan niya agad to. Itong kahit sinong lubog na dito, pwede. Pero tingnan natin, Roshan. Ayan, 17 seconds na lang po bago mag-respond. Ang ganda ng pwesto 1 dito ng Navi. And right now, win strike. Sila ngayon yung mga problema. Paano nila i-close out tong game na to? Ganda na start ng win strike maganda, eh, no? Pero hindi nila alam kung paano tatapusin. Kailangan siguro ng ano? Ay, hindi. Hindi niya na kailangan ng Blink Dagger ni Lifestealer kasi pwede naman pumasok si Nandrata and Pest Bomb lang siya. Pest Bomb lang eh. Pero another lockdown, all in na ba to? Abyssal Blade. May buyback ba dito? Pero walang buyback yung Lifestealer. Oo, naku po. Nag-all in na lang siya all dito, in na. No? Abyssal Blade. Yun yung tanong kung may mapapokus ba sila dito pwede sa Abyssal Blade. Si Raid King. Kasi si Raid King pumapronta lang ng pumapronta eh. Medyo makunat na rin si Raid King eh. Huwag lang siya lagi na sa search. At saka napapatungan ng poison dito ni, ano, ni SD. SD. No? Nangangalahati agad yung buhay niya eh. Plus, meron pang ice block. Tama. Sinara. So, let's see. Ito grabe, pag-iingat ni Magical. Iingat ni Magical, no? Nasa base lang. Ay, nasa base. Dahan-dahan pa rin maglakad eh, no? Grabe yung pang-iingat, no? But Aegis of the Immortal is up. Itong Roshan ito natin. Ito na naman. Si Tita Rose, na pag-aagawa ng lahat na napakaganda. Lagi yan eh. Diyan ang nakakasira ng mga friendship eh. Friendship, no? F.O. talaga. Tingnan natin, Navi. Pwede nila kunin ito isang mabilisan eh. Pero oh, nasa baba yung wind strike ha. Hindi sila aware. Sayang. Pero kung kinuha nila yung AGs, isang mabilis lang yun, boy. Hindi sila aware, no? Na meron ng Roshan, no? Oo, yun ang Roshan. Nasa baba sila. Ah, kinuha mo na yung 40-minute bounty runes. Oo, pero ayan ah. Naku po, naku po, naku po. Magkakatapatan. Magkasalubungan. Magkakatapatan nga dito, Zayak. Oo, ay naku. Si Zayak yung positioning niya dito. Pero pwede gamitin nito ni Chen yung mga atabs niya para magandang vision. Makuha na magandang vision. Pero pwede na nila naman kunin yung Roshan. Isang mabilisan na. Kuma na. Nasa loob niya ngayon yung Lifestealer. Pero pag natalo na niya yan. Oh, tumalon. Tumalon. Oh, pang ano lang, pang appeal lang. Inaubos lang yung ano, yung 3 lines para walang pag. Oh, magaling yung ginawa niya dun. Pero nandito ngayon yung wind strike. RS. Magro-Roshan na po yung Navi. Kailangan mag-smoke agad-agad ng wind strike dito. Kailangan nilang gumawa ng way. Oo, ayun na nga din. Pero, oy, ang tagal nila na mag-contest. Hindi sila nakapag-farm dun, ha. Talagang patient lang para kay Tita Rose Ann. But still, itong Navi, hindi pa dito sila na nag-commit sa Roshit. Yeah. Sa Roshpit. Roshit? Sa Roshpit. Sa Roshpit. Sorry. Roshit. Sa Roshpit dito. So, maingat din naman yung Navi. Naghihintay lang sila ng tamang opportunity. Pero there goes your impale.
Pero kung tama naman, oh. Nandiyan na din si Crystallize, pero tama, reach up by Silent. Ah, taas si Silent at the moment. Ito na, very crucial yung laban, mga sir. Pero alam nilang walang rage available itong si Lifestealer. Pero sila isang mabilisan na makakuha ng Roshan, ha? Plus, na-force sila na makapag-back ng bahagya itong Windstrike. Pero more or less, walang impest ban dito itong si Lifestealer. Hindi makakatalon bilis si Ember Lou. Ang bilis ng Roshan dito for the Navi side. Aegis Cheese. Nakakanino yung cheese. Okay, check. Nakaka-sniper. Sniper lahat. Nakaka-sniper lahat. Siya talaga yung ano eh. Baga-protectado. Oh, asyong. Protektadong protektado yan. Siyempre, si Sniper. Siyempre, siya yung magbibigay ng malaking impact kasi sa team. Damage niya, no? Sobrang kailangan talaga. And right now, nakabawi pa nga dito yung Navi. And what a turnaround dito sa ating game. The momentum swing. Ngayon na nga din. Plus, makukuha pa nga nila itong ano ha, Shrine na, pero kailangan nila mag-ingat. Double damage si Kuman. Iwalay-iwalay sila dito. Oop, next light of fist. Mukhang alam niya na may tao sa vicinity, pero tamang chill. Oo. Tamang kanina ingat yung, dito yung Windstrike. Oo, kanina pa nabubosit yung Infest Bomb dito ni Lifestealer. Plus, sama-sama tik na lang dito yung ano, eh, Windstrike. Sila pa yung na-pressure. Ha? Sila pa ngayon na-pressure. Oo, pero oy, nako, nakuha pa ng objective dito. Uy, nako, sayak. Mahuhuli niya yata dito itong si Kuman. Oh, bumalik! Pero ang ganda naman nun. What a joke lang. What a joke. Nakokontrol niya eh, no? Oh, yung galing na. Ano niya, remnant basic niya. Basic lang. Oh, balil. Pero there goes your spike catapace! Lil! Mamamatay siya agad! Bandit, hand of God, full life! Full lahat life ng side ng Navi doon! Nag-push naman buyback dito itong si SD, ah. Yes! Grabe, no? Wala pa ng cheese! Kaya naman bumalik ng well, no? Si Zayak dito. Grabe naman yung hand of God! Oo, pero wala nang buyback dito itong si SD. Wala pang Ice Blast, walang Purge. Pero ayan, ha? Level 25 na rin si Lifestealer. Oh. And also si Ember Spirit. Itong si Rating. Wala din na hand of God dito, ha, mga sir. 90 seconds pa. Pero grabe naman dito yung momentum swing natin. Navi, they will go for the bottom lane. Talagang susulitin nila yung Aegis Cheese. Ang daming atab pa na mahuli nila yan. Oh, Zaya. Kunti ka ka na, boy. Taking the moves. Pero nahuli siya dito ni Silent. Tama, 4 step out. Dito si Zaya. Oh! In-spike carapace si niya pa yun. No, no. Gabi yun. Siya yung pumapront line sa puno. Nagpo-fronta dito, ah. Maganda yung pinapakita ni Zayak. Laki ng impact talaga ni Zayak dito sa side ng Navi. And right now, Magical, wala siyang patumpik-tumpik. Tamang pitik-pitik lang dito sa third three tower. Uy, dodge! Off the dodge. Ito, chamba yun. Coming from Kuman, but still, na-dodge niya yung impale. Pero tuloy-tuloy lang na pagpupush dito. Neto, ni Magical sa mid lane kasi kailangan nila sa mid lane. And then abyss of blade pero may Lotus Orb. Pero problema, may Aegis sila. And may Aegis of the Immortal din dito si Magical. And there you go. Round 2 for the side of Navi. Pero mukhang magbaback off muna yata yung Navi dito. Mag-back sila. Wala kasi silang vision doon sa Sun King kanina. Kita mo, wala man na silang sentry. So nakapag fog pa. Hindi na go neto ni Nyx Assassin. Si Sun King doon. Pero isang mabilis na pop. Nalimitahan naman na pupush at pag-high grounds dito ng Navi. Double damage sa bottom lane. Oh. Oh. Bang! Natamaan si Zayak dyan. Pero oh, hindi niya hindi yan. Oh, nabosin na rin dito itong si Chen. Nag-gem na rin siya. Pero sayang yung Abyssal Day tapos may Lotus Orb, no? Kung na-focus down nila si Silent doon. Pero yun na, naku. Pero lumaban! Dito yung Navi! Magical, mahuli ng Purge! Mamamatay agad si Magical, pero meron siya reincarnation dyan. Ugrata, charging! Oh, yes! Epicenter, pero mamamatay agad siya dyan! Right now, may Hand of God then to sustain the life of the side of Navi! And Kuman, mamamatay ba siya? Meron remnant out, napakahaba pa na assassinating! Mamamatay, naglag lang ng konti! Pero patay pa rin si Kuman doon. What happened? Para dito sa side ng Windstrike, sila pa yung natatalo. Magical, ang ganda ng pwesto ni Magical. Grabe! Hindi nila mahuli-huli dito yung sniper. Ang ganda lang Silent. Oh, makaka-infest. Nandyan yung vacuum. Wala kang takas, boys. Sabi ni Blizzy. Carapace. Nilubog pa ng kanyang kampe.
para mapatagal, oh. Pero still patay pa rin dyan yung Lifestealer. Wicked sick for Magical. Yung damage ni Sniper na naka-double damage dito. Grabe. Sa high ground. So, ang ganda pa ng provide ng vision dito ng Navi. Talagang hindi umaalis si Magical dito sa taas hanggang hindi pa tapos yung teamfight sa baba. Ang ganda pa ng confronta dito ni Crystallize na naka-BKB pa siya. Hindi din ganun basta-basta na namamatay din siya dito. Plus, kita mo naman isang mabilisan na namatay. Naka-force pa nila na mag-buyback si Nick Sassin. And also, itong si Kuman and Silent. Nag-buyback na po sila dyan. So, it's the last chance of win strike para ma-defensahan. Oo, pero bosset pa dito. Si Zayak naka-aganims. Aganims nga. Tama po, bosset-bosset lang. Laging walang mana yan si Ember Spirit. At saka, ang layo ng range ng kanyang stun. Pero, oy, nako. Walang buyback dito. Itong dalawang core ng Winstrike. Isang reset pa. Isang magandang teamfight para sa Navi. 3-0 malinis talaga. 3-0 malinis. And if ever nga, Navi, pag nakapasok sila ng TI, balik. TI na naman sa line. Mukhang makakalaban nila dun yung alliance na yung dati nilang ano yun, tawag dun? Parang karibal, no? TI 1 to TI 6 nandun yung Navi. And then TI 7, TI 8, wala po sila. And right now, pag nakapasok sila dito, balik sa TI yung Navi squad natin. Pero yan, na third Roshan na dito itong lalabas na. So may refresher, either refresher shard or aganims. O refresher lang. Pero oy, meron na rin dito ang Lincoln, itong si Magical. So hindi nyo na siya malalockdown ng isang mabilisan or maa-abyssal blade. Ah. No, oh, and kita mo yan, wala siyang boots. Talagang partida. And ang ganda kasi talaga ng positioning niya kanina. No? Ay, no, grabe. So, talagang ano, nasa 3 lane lang siya, nagtatago lang siya, nagtatago. Tama nga naman, kahit wala ang boots dyan, if sobrang ganda nung kaya, ano mo, ng position mo. Talaga sniper na sniper ka eh. Kumbaga, kailangan mo ng sobrang ganda ng position na hindi ka makikita ng mga kalaban mo, na free hit ka lang. Ang maganda pa dito kasi, ano siya, hindi siya napopokus, hindi siya nakahanap dito ng ano, win strike. So, pag may time, pag maraming time yung win strike, hanapin nila dito itong si sniper. Ite-take nila yung risk na tatangkihin nila si Crystallize. Tama. Si Crystallize naman na sa front line lang, tamang hit lang. Pag di mo na pinansin, masakit. Yeah, yes, yes. Kumbaga si Crystallize yung... sa akin kayo mag-focus kasi ako yung nanggugulo sa inyo. Then si Magical, di ba? Nasa... di mo alam kung nasaan, di ba? Nag-free hit lang kung saan. And oo, meron silang Ember, meron silang Sand King. Pero kung di mo alam yung pwesto, nung ni Magical, pero mamamatay pa rin dito si Lil. So, mabilisan lang. Alam mo, buyback yun. Grabing combination. Dito na sign ng Navi. Napakaganda nung Carapace dun sa may poison dito para kay Shadow Demon. Eh. Nahuli siya agad. Nag-link in itong si Blizzy. Nag-link in si Crystallis. Na-secure nila yung set of rocks sa mid lane. Right now, walang magawa yung Wind Strike dito. Grabe, isang pagkakamali na lang nung Wind Strike. Biglang tinig. Opportunity ng Navi yun para makabawi. Ayun na, bumili na lang ng Lincoln dito itong si Lifestealer and also may Lincoln na rin si Ember Spirit. Okay, patay na naman si No Fear. Pumasok na si Kuman. This is it for Winstrike. It's all or nothing. Pero ang ganda vacuum wall. Kita niya si Magical. Kinow na siya dito. Pero napakunap pa rin. Ang daming 4-stop. Siya lang yung nililigtas dito na Navi. Si Tanda, si Tanda. Grabe naman si Magical. And right now, blink in again ng buong Navi squad. Silent will fall. Godlike for Magical as Navi. Dito na nga sila sa bottom lane, mga sir. He's doing it, mga sir. Ayun ang sinasabi ko. Ite-take nila yung risk. Mapatay lang itong si Tanda. Ang daming 4-stop. Again. Well played, congrats, sabi ni Navi. Congratulations, Navi. Kahit walang Dendy, papasok kami sa TI9. At least, finally, di ba? Navi's back, boys, 3-0, and malinis. That's a sweep. Sweep pa yun, no? Nagwalis lang. Nagwalis lang sakali dito yung Navi. Ang hirap eh. Ayun yung sabi ko, di ba? Hindi na nila na dominate yung ano, kahit lamang dito yung win strike, hindi nila na go, hindi nila nasulit yung chance na lamang sila. So, naka-farm dito itong si
ano, si Sniper, no? Grabe yung postuhan din ni Magical. Sulit na sulit. Sulit, no? Magical. Tsaka if ever na gusto nila na patayin si Magical, kailangan mo dumikit sa muscle ni Crystallize, boy. Kumbaga, sahan ka muna. Kumbaga, gusto nung patayin yung ano na master namin. Oo. Muna yung dadaanan nyo. Oh, grabe yun, no? Si Magical. Hurricane Pike, tapos na four-stop na naman. Grabe. Four-stop na, hand of God pa. Daming diba? Ano. Talagang liligtas at liligtas sila si Magical. And sabi natin, medyo questionable. Oo. Pero kung mapu-pull off naman ng Navi na ganito kaganda, di ba? Oo, tsaka na late game ganda. Na yun. Diba? Na late game na din. Grabe. And what a comeback coming yes. from Navi yun. Okay. Woo! And that's your game, Foxfire Gaming. Napakaganda na series natin. 3-0 by Navi. And congratulations to Navi. Back to TI9. Woo! What a history to. History to. Nasa libro na to ng Dota. Diba? So, mga sir, salamat sa mga tumutok at sumabaybay dito sa Foxfire Gaming. Ang daming channels dyan, pero dito nyo sinubaybayan yung pagkapasok ng Navi sa TI9. So, maraming salamat mga sir. At magbabalik pa tayo bukas para sa madami pang mga games for the TI9 Regional Qualifier. So, abangan nyo lang yan dito sa Foxfire Gaming. And July 18 niya, Civil War ng Dota. Oo. Sa Kuya Nick po yan. Abangan nyo din yan mga sir. So, mga sir, medyo madali, late na. So, magpapaalam muna kami. Pasensya na kayo. Bukas ulit, ay mamaya ulit. So, samahan nyo ulit kami dito sa Foxfire Gaming. Salamat mga sir. Peace out. Thank you. Yung ibang